ating latest satellite animation nagpapakita ng pagbaybay nitong bagyong Sipaeng dito sa Southern Tagalog area. At kanina nga nagkaroon ito ng panibagong landfall kanina hapon dito sa Sariaya, Quezon. So still nagtataglay pa rin ang hanging aabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 130 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Gayun din ba, meron pa tayong namamatang isa pang bagyo o tropical depression sa labas ng ating area of responsibility at i-monitor natin ito dahil inaasahan natin by next week, Monday or Tuesday, ay aasahan natin papasok ito ng ating area of responsibility. Ito ngayon yung limang landfall. So nakalimang landfall na itong bagyong Sipaeng. So una kaninang 1:10 ng madaling araw sa Verac, Catanduanes, sinundan niya ng second landfall sa Caramoan, Camarines Sur ng 1:40 a.m. and third landfall niya sa Buenavista, Quezon around 6 a.m. Then fourth landfall dito sa may Santa Cruz, Marinduque, and after ng 12 hours landfall from Camarines Sur, ito naman yung naglandfall kay ng 1:40 ng hapon dito sa Sariaya, Quezon. So nakikita natin may kalikutan talaga itong bagyong Sipaeng sa makikita from Verac o akyat yan na Camarines Sur o bumaba rito sa may Quezon area, dumiretso na Marinduque at ngayon paakyat naman dito sa Quezon area. Kaya may kalikutan at may hindi talaga mapalagay itong magiging galaw nitong ating bagyo. Kaya nga binabantayan natin dahil sa ganitong galaw nito, possible na mataan na pa rin ito ang Metro Manila. Dito sa ating latest track, nakikita natin itong ating bagyo. Nandito siya sa may Laguna area at nakita natin dadaan ng Metro Manila. Tapos magla-landfall ulit, isa pang landfall sa Bataan bago ito tuluyan lumabas dito sa West Philippine Sea. So inaasahan natin ano ang critical period natin ay ngayong alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ito yung critical period ng Metro Manila and Bataan area kasi ito na yung time na maranasan natin itong ating bagyo. So balikan ko lang yung satellite natin kanina. So naramdaman natin nung hapon ay biglang tumigil mga pag-ulan dahil merong parte dito ng ating bagyo na hindi masyado makapal ang ulap kaya nagkaroon ng paghina ng ulan. Ngunit nakikita natin ngayong hapon bumalik ulit yung mga kapal na kaulapan kaya ngayon sa kasalukuyan ay naranasan natin itong mga mababigat na buhos ng ulan na may kasama pang bayo ng hangin. Then ngayon nakikita natin no, sa forecast natin lalabas ng area of responsibility itong bagyong Sipaeng by Monday afternoon. So nakikita natin by Monday nasa labas na to dahil kapag ganito yung tuluyan niya magiging senaryo, itong areas na dinaan na niya sa Bicol region dito sa may Mimaropa and dito sa may Calabarzon Metro Manila area ay generally improving weather tayo. Yun yung inaasahan natin. So pagdating naman sa ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, meron pa rin tayong heavy to intense with that time torrential rains dito sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Romblon, Mindoro provinces and the northern portion of Palawan kasama ng Calamian at Cuyo Island. Moderate to heavy with that time intense rains sa Camarines provinces, mainland Cagayan Valley, Cordillera, Western Visayas at Central Luzon. Maulan pa rin dito sa nalalabing bahagi pa ng Luzon at Visayas. Bukas, inaasahan natin, so papalayo ang bagyong Paeng, papahina ang ulan. So meron lang tayong moderate to heavy with the time intense rain sa Zambales, Bataan at Ilocos region, samantalang light to moderate with the time heavy rain sa Metro Manila, Cordillera, Mimaropa, rest of Calabarzon and rest of Central Luzon. So base sa ating rainfall forecast, aayos o gaganda na ang panahon dyan sa Kabisayan at Mindanao simula bukas. Gale warning pa rin natin nakataas dito sa Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Camarines provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern and Eastern Samar, Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros provinces, Cebu,
Cebu, Bohol, Sikihorse, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at ang Eastern Coast ng Davao Oriental. Still ang ating pakiusap sa ating mga kababayan mga isda at may mga malilito sa aking pandagat na huwag mo nang pumalaot dito sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan nating mga malalaking pag-alon.